foundation po ng Christianity is John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, yan po yung pinaka-heart of foundation ng ating pinaniniwalaan dahil sa pagmamahal ng Ama, sinugo niya si Jesus. Upang ang sino mang manampalataya, huwag mapahamak, huwag magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. So, there was love in the Trinity, even in the dateless past eternity. Past. So, God is relational. He loves and can be loved. At ang pagkakalikha ng Diyos sa tao, mga kapatid, nilikha niya tayo at tayo po ay nilikha na marunong magmahal at naghahanap ng pagmamahal. So, we are created in His image. We can love and can be loved, mga kapatid. God, Genesis 1:26. Then God said, let us make man in our image, in our likeness. Sabi mo sa katabi mo, you are created according to God's image and likeness. So, who is God? God is love. Sabi natin, God is love. God is love. Ito po natin kanina na God is love. So, ngayon, doon tayo nakapokus, you are created according to His image. And according to His likeness. So, nilikha ng Diyos, mga kapatid, ang tao sa wangis ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos sa original, sa Genesis, nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha tayo na nagmamahal sa Diyos. Nilikha tayo na nagmamahal sa kapwa. Pero, dahil po sa pagkakasala ni Eva at yung kasalanan na yon ang naging dahilan nila ni Adam na nahiwalay ang tao sa Diyos at yung pagmamahal ng tao, mga kapatid, nasira na walang tayo ng capacity to love others. So we were created to love God and to love people. But we are broken. And our capacity to be loved is broken because of sin. Kaya po ang tao, mga kapatid, ang totohanan, ang pagkalikha ng Diyos sa atin, magmahal sa Diyos. Amen ba? Amen. Nilikha tayo na nagmamahal sa Diyos. Pero, dahil sa pagkakasala, nahiwalay ang tao sa Diyos because of sin. Anong pumalit sa halip na pagmamahal? Galit, kasalanan, sama ng loob. Di ba? Tingnan niyo po, nagkaroon ng iyak si Eva, nagtago sa Diyos, lumayo sa Panginoon because of sin. Man is separated from God because of sin. So yung ating capacity, yung ating kapasidad na nilikha na mapagmahal at nagmamahal na wala. Kaya po ang tao, mga kapatid, ngayon, pansinin niyo, lahat po tayo, lahat ng tao, naghahanap tayo ng acceptance and love. Alam niyo ba yan? Amen. Kahit sino, lahat po tayo, lahat naghahanap, kasi po, iyan ang nawala, nasira. Pero, salamat po dahil sa Panginoong si Kristo na restore po yun. Amen? Amen. Yung capacity to love natin ni-restore ng Panginoon. For God so loved the world. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, God has made us the focus of His unlimited, unconditional love. Sino ba tayo? Bakit napakatindi ng pagmamahal ng Diyos sa tao? Ito pong tanong, mga kapatid. Bakit mahal
na mahal ng Diyos ang tao. Bakit ikaw ang ginawa niyang focus ng kanyang pagmamahal? At ang sabi niyo sa tingnan niyo po sa ibang translation, long before He laid down earth's foundation, He had us in mind, had settled on us as the focus of His love, to be made whole and holy by His love. Nakita niyo po ba yan? So ang tao po mga kapatid, makinig kayo, ikaw, tayo po ang ginawang focus ng Panginoon ng kanyang pagmamahal. Hindi niya sinasabing hindi niya mahal ang mga kanyang nilikha, o hindi niya sinasabing hindi niya mahal ang mga angel o ang mga creation niya. No, but yung pagkalikha ng Diyos sa tao, kung bakit mahal na mahal ka ng Diyos. Kapatid, itong tanong, bakit mahal ng Diyos ang tao? Alam niyo po ano sagot? Kasi mahal niya yung kanyang sarili. Because you are created in the image of God. Amen. Amen ho ba? Ang naging focus ng kanyang pagmamahal ay hindi po mga animals. Hindi mga isda. Hindi mga ibon. At not even the angel. Ikaw! Tao! Minahal tayo ng Diyos ng unlimited, unconditional love. Long before He laid down the earth's foundation, ang sabi ng Bible, He decided to adopt us into His family, mga kapatid. Nakita niyo po ang Panginoon kung paano siya nagmahal sa atin. What pleasure He took in planning this. Pinaplanin niya, galang na lang siya, tuwa-tuwa, na ikaw ay mahal na Diyos. Alam niyo po, pag naintindihan ng tao kung gaano tayo kamahal ng Diyos, hindi ho tayo mai-insecure. Hindi po tayo mai-insecure sa pagmamahal ng hinahanap natin sa mundo. Sapat na. Pag naintindihan mo, ha? Pag nag-grasp mo, pag nakuha mo, kung gaano ka pala kamahal ng Diyos, kapatid, hindi mo pwedeng tumbasa ng anumang bagay na ginagawa mo sa mundo. Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, nandito po tayo sa church dahil mahal ka ng Panginoon. Amen? Amen. Amen na ba? Amen. Lahat po tayo, nandito po tayo, nakikinig tayo ngayon ng preaching ng Word of God, hindi dahil tayo banal, kundi dahil banal ng Diyos. Yes. Dahil binanal tayo ng Panginoon sa grace ng God. So, nakikinig po tayo ng Word of God, nandito po tayo sa church, hindi dahil tayo po ay perfect, kundi dahil perfect ang pagmamahal ng Panginoon. Nandito po tayo sa church, hindi dahil sa wala tayong kapintasan o sinless tayo, no. Dahil ang Diyos po ay walang kasalanan, sinless, at tayo po'y tinubos ng kanyang dugo. So mga kapatid, we praise God. Sabi daw, basahin niyo po. So, we praise God for the glorious grace He has poured out on us who looked before to His dear Son. He is so rich in kindness and grace, hallelujah, that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Sabihin natin, I praise God. I praise God. Sabihin niyo po, I praise the Lord. I praise the Lord. I worship the Lord. I worship the Lord. So mga kapatid, nagpupuri tayo sa Diyos. Pumupunta tayo sa church, nagsisipa po tayo because naiintindihan mo yung grace and mercy. God, He is rich in kindness and grace and mercy. Alam niyo po ba, ang Panginoong Jesus, kung meron siyang palaging sinasabi, ay hindi niya sinasabi niya, mayaman siya sa material na bahay, kundi, pagamat yes, mayaman ang Panginoon, kanya po ang heaven and earth, lahat ng bagay, pero sinasabi ng Biblia, He is so rich in kindness and grace and mercy.
Kaya kung tayo manalangin sa church, nagpupuri, nagtataas ng kamay, nagpo-worship, kung naiintindihan mo yung grace ng God sa buhay mo, kapatid, baka hindi ka lang magtaas ng kamay, baka maglulundag ka pa. Baka hindi ka lang lumundag, sumayaw ka pa. Pero bakit maraming mananampalataya, hindi man lang sila makapagpuri sa Diyos sapagkat hindi nila naiintindihan kung paano silang minahal ng Diyos. Amen. 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 Amen.